Gems. Ako si Ginoong Marvin Talosig, ang inyong lektor sa sesyong ito na nag-iiwan ng paalala, ang salita ay makapangyarihan. Maging maingat sa paggamit nito. The Lewisian Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, wellspring of goodness and blessings, we give you thanks and praise as one Lewisian community. The graces you incessantly grant upon us and your divine providence have sustained our beloved university throughout the years of mission and excellence. Having been founded by the Congregation of the Immaculate Heart of Mary, we pray that you keep us committed and dedicated to our mission and identity to serve the Church and the society, as we become living witnesses to the gospel values proclaimed by Jesus. For if we are steadfast in our good and beautiful mission, our works will bring success not only to ourselves but also to those whom we are bound to love and serve. Inspired by Saint Louis, our patron saint, who was filled with the noble spirit that steered him to love you above all things, may we also live believing that we are born for a greater purpose and mission as we dwell in your presence all the days of our life. Grant all these supplications through the intercession of Mother Mary and through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang ponolohiya o ang pag-aaral ng tunog. Ang tunog na ito kapag pinagsama-sama ay nakabubuo ng salita at dyan napapasok ang tinatawag nating morpolohiya. Sa madaling salita, ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng salita. Dito naman sa morpolohiya ay mayroon tayong tinatawag na morpema. Ang morpema ay ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Halimbawa, ang salitang makahoy. Ang salitang makahoy ay binubuo ng dalawang morpema, ang malayang morpema o ang salitang ugat at ang di malayang morpema o ang panlapi. Ang malayang morpema ay ang kahoy at ang di malayang morpema ay ang ma. Ang dalawang morpema ay may kahulugan. Ang kahoy ay ang sanga ng puno o ang mismong kapunuan at ang ma ay nangangahulugang mayroon o marami. Sa madaling salita, ang makahoy ay nangangahulugang maraming kahoy. Iba't ibang anyo ang morpema. Una ay ang morpemang ponema, ikalawa ang morpemang salitang ugat, at ikatlo ang morpemang panlapi. Simulan natin sa morpemang ponema. Maaring nagtataka kayo kung paanong ang isang ponema o ang unit ng tunog ay maaring maging morpema o unit ng salita. Sa katunayan, ito naman ay posible ngunit limitado lamang para sa ponemang O at ang A. Ang A ay sumisimbolo para sa babae, ang O ay sumisimbolo para sa lalaki. May mga pagkakataon na ang O ay hindi nakikita sa salita ngunit sinisimbolo pa rin ito ang pagkalalaki. Halimbawa, ang salitang doktor at doktora. Ang doktor ay para sa lalaki, ang doktora ay para sa babae. Ang abogado, abogada. Ang kusinero, kusinera. Ang Mario at Maria. Diyan ay ipapakita na ang O at A ay may taglay na kahulugan at nagpapakita ng kasarian. Ang susunod ay ang morpemang salitang ugat. Maituturing itong malayang morpema dahil nakatatayong mag-isa. Ito ay mga payak na salita lamang na binubuo ito ng mga morpemang may taglay na kahulugan kahit walang panlaping nakakabit. Halimbawa, ang salitang dagat, sulat, lakad, laba, bigay, nanay, itim at itlog. Ang panghuli ay ang morpemang panlapi. Ang morpemang panlapi ay ikinakabit sa salitang ugat na may kahulugang taglay at matatawag din itong di malayang morpema dahil hindi nakatatayong mag-isa. Halimbawa, ang ma, at mala. Kung iyong maririnig ang mga salitang iyan, wala pang kahulugan. Saka lamang nagkakaroon ng kahulugan kapag ikinabit ito sa salitang ugat.
Halimbawa ang ma, maganda. Ibig sabihin ng ma ay pagka mayroon. Ibig sabihin maganda, mayroong ganda. Ang o gawi o gawain. Mino, ang mala, katangiang nahahawig. Mala anghel o parang anghel. At iyan ang tatlong anyo ng morpema. Ngayon ay aalamin naman natin ang iba't ibang paraan ng pagbuo ng salita. Una ay ang payak. Ito ay ang paggamit ng simpleng salita lamang o ang salitang ugat. Ang mga halimbawa nito ay ulam, tanda, kamay, iyak, suklam at linis. Ikalawa ay ang paglalapi. Ang paglalapi ay ang paraan ng pagbuo ng salita na kung saan nagkakabit tayo ng panlapi sa salitang ugat. At ang salitang mabubuo ay tinatawag na may lapi. Sa paglalapi, maaring gamitin ang iba't ibang anyo ng panlapi. Maraming paraan ng paglalapi ang ginagawa sa salitang ugat. Nariyan ang unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at ang laguhan. Ang una ay ang unlapi. Ang unlapi ay ang pagkakabit ng panlapi sa unahang bahagi ng salita. Halimbawa, ang umalis. Ang ay ang panlapi, ang alis ang salitang ugat. Ang naglaba, nag ang panlapi, laba ang salitang ugat. Ang kabayan, ka ay ang panlapi at ang bayan ang salitang ugat. Ang ikalawa ay ang gitlapi. Ang gitlapi naman ay ang pagkakabit ng panlapi sa gitnang bahagi ng salita. Halimbawa, ang sumilip, ang ang gitlapi, ang silip ang salitang ugat. Ang kinain, ang ang gitlapi, ang kain ang salitang ugat. Ang sumulat, umuli, ang gitlapi at sulat ang salitang ugat. Ang ikatlo ay ang hulapi. Ito naman ay ang paraan ng pagkakabit ng panlapi na kung saan ikinakabit ito sa dulong bahagi ng salita o sa hulihang bahagi ng salita. Halimbawa, ang salitang walisan, walis ang salitang ugat, an ang hulapi. Ang kilatisin, kilatis ang salitang ugat, at in ang hulapi. Ang ikaapat ay ang kabilaan. Ang kabilaan naman ay ang pagkakabit ng panlapi sa unahan at sa hulihan o di kaya'y sa gitna at hulihang bahagi ng salita. Halimbawa, ang nag-inuman, ang inom, ang salitang ugat at ang mga panlapi nito ay ang nag at ang an. Ang kasintahan, sinta, ang salitang ugat, ka at han, ang panlapi. Ang kabaitan, bait ang salitang ugat, ka at an, ang panlapi. Ang huling paraan ng paglalapi ay tinatawag na laguhan. Ito naman ay ang pagkakabit ng panlapi sa unahan, gitna at sa hulihang bahagi ng salita. Halimbawa, nagdinuguan. Ang salitang ugat ay dugo. Ang makikitang panlapi dyan ay ang nag, ang gitlaping in at ang hulaping an. Sunod ang pinagsumikapan. Ang salitang ugat ay sikap. Pinag ang unlapi, ang gitlapi ay at ang hulapi ay an. Ang ikatlo sa paraan ng pagbuo ng salita ay ang pag-uulit. Ito ay ang pag-uulit ng salitang ugat o bahagi lamang nito. May mga paraan ng pag-uulit ng salita. Una ay ang parsyal o diganap na pag-uulit. Ito ay ang pag-uulit na kung saan inuulit lamang ang isa o higit pang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, ang minu-minuto. Ang minu ay isang bahagi lamang ng salitang ugat na mula sa minuto. Ang papalag. Ang salitang ugat ay palag. Ang pa ay inulit. Kaya ito ay tinawag na parsyal o diganap na pag-uulit dahil bahagi lamang ng salitang ugat ang inulit mo. Susunod ay ang buo o ganap na pag-uulit. Dito naman, inuulit ang buong salita ng may pangangkop man o wala. Halimbawa, ang salitang iyak ng iyak. Iyak ang salitang ugat na ginamitan ng pangangkop na nang
at inulit ang salitang ugat na iyak, iyak ng iyak. Isa pang halimbawa ay ang oras, oras. Inulit lamang ang salitang ugat na oras. At ang ikatlo ay ang magkahalong parsyal at ganap na pag-uulit. Ito ang kombinasyon ng dalawa. Halimbawa, ang salitang tatakbo-takbo. Mula sa salitang ugat na takbo, inulit ang unang pantig na ta, kaya't ginawang tatakbo. Pagkatapos ay inulit mismo ang salitang ugat na takbo, kaya tatakbo-takbo. Ang tatakbo ay parsyal na pag-uulit at ang ikalawang takbo ay ang ganap na pag-uulit, kaya ito ay kombinasyon ng dalawa. Isa pang halimbawa ay lilima-lima. Ang salitang ugat ay lima. Sa lilima-lima, yan ang parsyal na pag-uulit dahil inulit ang li na isang bahagi lamang ng salitang ugat na lima at inulit sa pangalawa ang lima, kaya't naging magkahalong parsyal at ganap na pag-uulit. Ang ikaapat sa paraan ng pagbuo ng salita ay ang pagtatambal. Ito naman ay sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang magkaibang salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. May dalawang paraan ng pagtatambal ng salita. Una ay ang buo o ganap na pagtatambal. Ito ay ang pagtatambal ng dalawang salitang ugat na nagre-resulta sa pagkakaroon ng ikatlong kahulugan o bagong kahulugan. Halimbawa, ang salitang hampas lupa. Ang hampas ay ipalo at ang lupa ay soil sa Ingles. Ngunit ang kahulugan nito ay mahirap o dukha. Isa pang halimbawa ay ang bahaghari. Ang bahag ay pang-ibabang kasuotan at ang hari ay isang namumuno na may pinakamataas na posisyon. Ngunit ang kahulugan ay rainbow. Ikalawa ay ang parsyal o di ganap na pagtatambal. Ito naman ay ang pagtatambal ng salitang ugat na nagpapahayag ng sariling kahulugan. Nananatili ang sariling kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal o hindi nagkakaroon ng ikatlong kahulugan. Halimbawa, ang kapit-bisig at ang bahay-kubo. Bahay nga, pero kubo nga lang. Nananatili pa rin ang kahulugan nito. Ang allomorph ng morpema. Ang isang panlapi ay nagkakaroon ng tatlong anyo dahil sa impluwensya ng kaligiran na matatawag na allomorph. Ang panlaping pang, mang at sing ay may tatlong anyo o allomorph. Ang pang, sing at mang ay may tigda tatlong allomorph. Ang pang, sing at mang, ang pan, sin at man, ang pam, sim at mam. Ang pang, mang, sing ay mananatili sa sarili nitong istruktura kung ang salitang sinusundan ay nagsisimula sa K, G, H, M, N, NG, Y at W. Halimbawa, ang salitang pang plus ngalan. Dahil ang ngalan na salitang ugat ay nagsisimula sa NG, ang pang ay mananatili, kaya ito ay pangalan. Ang mang plus husga. Ang salitang ugat ay husga at nagsisimula sa letter H, kaya ito ay mang husga. Ang sing plus kapal. Ang kapal ang salitang ugat na nagsisimula sa letter K, kaya ito ay sing kapal. Ang pang, mang at sin ay maaaring maging pan, man at sin kung ang salitang ugat na sinusundan ay nagsisimula sa D, L, R, S at T. Halimbawa, ang salitang pang plus dikit. Dahil ang salitang ugat ay dikit at nagsisimula ito sa letter D, ang pang ay magiging pan, kaya ito ay magiging pandikit. Mang plus dilig. Ito ay nagsisimula sa letter D, dilig. Kaya ang man ay magiging man, mandilig. At ang huling halimbawa ay sing plus lapad. Ang salitang ugat ay lapad, kaya ang sing ay magiging sin, sinlapad. Ang pam, mam at sing ay maaari din namang maging pam, mam at sim kung ang salitang ugat na sinusundan ay nagsisimula sa letrang P at B. Halimbawa, ang salitang pang plus bansa. Dahil ang salitang ugat ay bansa at nagsisimula ito sa letrang B, ang pang ay magiging pam, kaya sinasabi nating pambansa.
Isa pang halimbawa ay mang plus bulabog. Ang salitang ugat ay bulabog na nagsisimula sa letter B. Kaya ang mang ay magiging mang, mam bulabog. Sing plus buraot. Ang buraot ang salitang ugat, nagsisimula sa letter B, kaya ang sing ay magiging sim, sim buraot. Ang huling paksa ngayong linggo ay ang pagbabagong morpoponemiko. Ito ay tumutukoy sa anumang pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran. Ang katabing tunog ang dahilan ng pagbabagong anyo ng isang morpema. Ang unang pagbabagong morpoponemiko ay ang asimilasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluwensya ng katabing tunog. Kabilang dito ang mga panlaping pang, mang at sing na nagkakaroon ng allomorph. Ngayon, mayroong dalawang uri ng asimilasyon. Una ay ang asimilasyong partial. Ito ay nagaganap sa pinal na bahagi ng allomorph, ang ng ng pang, mang at sing na nagiging M o N. Halimbawa, ang pang bakod. Dahil bakod ang salitang ugat at nagsisimula ito sa letter B, ang pang ay magiging pam, kaya pambakod. Ang sing plus tibay. Tibay ang salitang ugat na nagsisimula sa letter T, kaya ang sing ay magiging sin, sin tibay. Ang mang plus babae. Babae ang salitang ugat na nagsisimula sa letter B, kaya ang mang ay magiging mam, kaya mam babae. Kung inyong napapansin, walang pagbabagong naganap sa salitang ugat, ngunit may pagbabagong naganap sa allomorph. At yan po ang asimilasyong partial. Kapag may nagbago sa allomorph at walang nagbago sa salitang ugat, asimilasyong partial. Ang ikalawang uri ng asimilasyon ay ang asimilasyong ganap. Ito ay ang pagbabago na nagaganap sa allomorph at sa salitang ugat. Halimbawa, ang salitang pang plus tali. Ang salitang ugat ay tali na nagsisimula sa letter T, kaya ang pang ay magiging pan, at binibigkas na pantali. Ngunit hindi natin sa ganoong paraan ito binibigkas, sinasabi natin panali. Isa pang halimbawa ay ang mang plus salamin. Ang salitang ugat ay salamin na nagsisimula sa letter S, kaya ang mang ay magiging man, man salamin. Ngunit hindi na naman natin ito binibigkas sa ganoong paraan. Binibigkas natin ito ng manalamin. Kung inyong napapansin, may pagbabago sa allomorph na pang at mang na nagiging pan at man, at may nagbago din sa salitang ugat. Ang unang titik o letra ng salitang ugat ay nakakaltas. Sinasabing ito ay asimilasyong ganap dahil may pagbabago ng naganap sa allomorph, may pagbabago pang naganap sa salitang ugat. Ang ikalawang pagbabagong morpoponemiko ay ang pagkakaltas o pagkawala ng ponema. Sa pagbabagong ito, may mawawalang isang ponema sa isang salita. Maaring mangyari ito sa unahan o gitna ng salita. Halimbawa, ang salitang takip plus an na takipan. Ngunit hindi natin binibigkas ng ganoon. Binibigkas natin ng takpan. Isa pang halimbawa, bukas plus an, bukasan, na nagiging buksan. Kung inyong napapansin, nawawala ang isang titik na kadalasan ay patinig. Ngayon ang pinagkaiba nito sa asimilasyong ganap na nagkakaltas din ng ponema, ang kinakaltas sa asimilasyong ganap ay karaniwang katinig. Dito, ang kinakaltas ay patinig. Isa pang pinagkaiba ay ang pagkakaroon ng allomorph sa asimilasyong ganap, samantalang dito sa pagkakaltas ng ponema, walang ginagamit na allomorph. Ang ikatlo ay ang pagpapalit ng ponema. Ito'y pagbabagong anyo ng isang ponema na napapalitan sa pagbuo ng isang salita. Kadalasang nagaganap ito sa O at U, E at I, D at R. Halimbawa, ang salitang dugo plus an, duguan. Ang O sa dugo ay napalitan ng U sa duguan. Ang babaeng babae ay nagiging babaing babae. Ang madumi ay nagiging marumi. Ang ika-apat ay ang paglilipat o metathesis. Ito ang paglilipat ng posisyon ng isang ponema sa isang morpema. Kadalasan kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L o Y at ginikitlapian ng in, nagpapalit ang posisyon ng I at N
kaya nagiging ni. Halimbawa, salitang lipat plus in. Ang salitang ugat ay lipat, nagsisimula sa letter N, at kitlaping in, kaya nagiging linipat. Ngunit dahil ito ay metathesis, ang in na gitlapi ay mapupunta sa unahang bahagi at magpapalit ang N at I, kaya magiging ni, nilipat. Isa pang halimbawa ay ang yakap plus in. Yakap ang salitang ugat, nagsisimula sa letter Y, kaya magiging yinakap. Ngunit metathesis, magpapalit ang N at ang I, mapupunta sa unang bahagi, kaya magiging niyakap. Hindi lamang sa mga salitang nagsisimula sa L at Y nagaganap ang metathesis. Halimbawa, sa salitang aptan na nagmula sa salitang ugat na atip plus an, naging atipan at naging aptan. Ngayon, masasabi nating metathesis kapag may nalipat na posisyon. Ang ikalima ay ang paglilipat diin. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag naililipat ang diin ng morpema at ito ay nilapian. Halimbawa, salitang linis. Sa salitang linis, ang diin ay nasa unang pantig, linis. Ngayon at nilapian, nilagyan ng an, naging linisan. Ang diin ay lumipat sa ikalawang pantig na ni, naging linisan. Gayon din sa salitang basa. Ang diin ay nasa unang bahagi, basa. Ngayon at nilagyan ng panlaping hin, naging basahin. Ang diin ay lumipat sa ikalawang bahagi o ikalawang pantig ng salita, naging basahin. Ang ikaapat ay ang pagdaragdag o reduplikasyon. Ang ibang tawag dito ay pagsusudlong ng isa pang morpema sa hulihan ng salitang ugat o hulapi, kahit mayroon ng dating hulapi ang salitang ugat. Nangyayari rin ito sa pag-uulit ng salitang ugat o bahagi ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang totoo plus han plus in. Ang totoo ang salitang ugat, nilagyan ng hulaping han at nilagyan pang muli ng hulaping in, kaya naging totohanin. Dalawa ngayon ang panlapi na makikita sa hulihang bahagi ng salita. Isa pang halimbawa ay pamalo plus ma, naging pamamalo. Ang huli ay ang pag-aangkop o reduksyon. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag pinagsama ang dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita, o kaya ay nangyayari ito sa pamamagitan ng pagpapaikli ng salita kaysa sa orihinal. Halimbawa, ang salitang tingnan plus mo, naging tamo. Wika plus ko, kako. Ang wika ay nagbabago dahil sa mga katabing tunog nito. Gayun din ang tao. Kadalasan, tayo ay nagbabago dahil sa impluwensya ng mga taong malalapit sa atin. Kaya't isang paalala, piliin ang mga taong pakikisamahan. Laging siguraduhin may magandang impluwensya sa'yo. Muli, ako si Ginoong Marvin Talosig. Maraming salamat.